Saan tayo pupunta? Sa Maynila! Di ba sabi nila, ang Maynila raw ang syudad ng bagong pag-asa? Pag-asa? Magtatrabaho tayo sa pag-asa? Hindi. Iba naman yung sinasabi mo, yung weather bureau yun eh. Ang ibig ko sabihin ng pag-asa, hope. Ah, sige, reliyuhan tayo magtatrabaho. LCD naman eh. Konting English lang, hindi yung pumadali. Baka may makarinig sa'yo. Alam mo namang grade 2 lang inabot ko eh. Kopyahan pa yun. O nga pala, no? Kailan tayo luluwas? Sa lalong madaling panahon. Habalaji, habalaja. Umpa, umpa, ra-ra-ra. Pit-pit, pot-pot. Aray! Ibang klase talaga itong si Don Ricardo, no? Isipin mo, iniligtas ko ni anak niya yung kalabaw pa kinampihan. Eh, ganyan naman talaga yung mga mayayaman eh. Mas maamor pa sila sa mga hayop. Yung mga aso't pusa nila ang kinakain sariwang karne. Pero yung katulong, ang kinakain bulok na repolyo na nilaga sa asin. Kaya ugaling hayop sila dahil mas malapit pa sila doon sa mga hayop nila. Tao po. O, baka si Manny, buksan mo. Wala naman tayong kilalang Manny. Maniningil. Aray ko! Aray ko. Oh, napadbad kayo sa dampa namin. Bakit? Pinasusundo ba kami ng papa nyo dahil gusto nila kaming kastiguin dahil sa pagkawasak ng panga ng kalabaw nyo? Ako humihingi ng dispensa at kapatawaran sa iyong ama. Ako, hindi naman yun ang pinunta ko rito eh. Pasensya na kayo sa inasal ng papakot ng kapatid ko, ha? Kasi, sorry, papa ko kasi may alta presyon. Kapatid ko naman, sumpungin talaga. Oh, hindi niyo ba ako aanyayahan pumasok? Ah, tuloy ka, tuloy ka. Nakita ko kung paano mo iniligtas si Ana at kung paano mo pinatulog ang kalabaw. Kaya, please, tanggapin mo naman ang maliit na halagang to. Wow! Elcid! Salapi ang kapal! Tembong, stop tokong! Alam mo kasi mo, iha. Eh, yung ginawa ko, kusang loob yun. Kaming mga mahihirap, hindi kami nagpapabayad. Elcid, ikaw lang yun. Ako nagpapabayad ako eh. Hindi niyo ako kilala. At hindi niyo rin alam ang pwede kong gawin. Oras na hindi mo tinanggap ang perang ito, magdaramdam ako. Iiyak ako ng iiyak at baka hindi na ako umalis rito. Sige na, Elcid, tanggapin mo na yung pera. Pag hindi umalis yan dito, sa mong patutulugin niya, nakita mo naman iisa higaan natin. At higit sa lahat, wala tayong kubeta. Sa umaga nga, sa pilapi lang tayo nakaupo eh. Sige, kwento mo na yung buong buhay natin. Umpisa mo na. Sige na. Oh, na paano naman to? Ano nangyari dito? Yan ay isang alaala ng kanyang kabayaniyang ginawa para sa bansang Pilipinas. Oh, kawawa ka naman pala eh. Mas lalong kakailanganin mo to. Sige na, tanggapin mo na to na makauwi na rin ako. Pakilagay na lamang dyan sa lamesa. Maraming salamat. Hindi, kami nga dapat magpasalamat sa kabayanihang ginawa mo sa kapatid ko eh. Oh, tuloy na ako. Bye. Sige, iya. Hatid na kita. It's okay. I can manage. Ingat ka. Bye! Ang ganda. Ang ganda talaga. Maganda siya? Hindi. Ang ganda ng pera. 10,000 piso. Ang ibig sabihin, 5,000 sa'yo, 5,000 sa akin. At yung 5,000 ko, itataya ko sa... Bakit na naman? Tama naman yung iniisip ko ah. Wala na nga tayong makain, tataya ka pa. Yung kalahati niyan, dadaling ko kay Aling Ebeng. Yung namatayan yung may anak na may TV. Ano? Aba, Tembong, maawa ka naman. Walang pampalibing si Aling Ebeng. Oh, Arnel! Mukha ka na naman nakipag-a dyan. May malaking diskurso naman kayo ni Ana, no? May bago pa ba dyan sa sister mo? Umalis na lang ako, baka lumala pa ang bagyo. No, don't worry. Malapit na naman ang opening ng classes sa Manila eh. We'll have enough time to convince her. Diba? Smile! Sana nga.
Ang wrinkles! Ana, ang wrinkles! Tandaan mo, lagi sinasabi sa atin ng ating dermatologist na kung anong nasa isip, siyang lumilitaw sa kutis. Gusto mo bang tumanda ka agad? Ano bang problema mo? Who's your problem ba? Si Arnel na naman. Eh, sino pa? Kung makaasta kasi yun, nakala mo, engaged na kami. Excuse me, no? Pero hindi pa ako sigurado kung siya talaga ang gugustuhin ko. Ano bang plano mo sa buhay? Ang magpaka-old maid ka na lang. Ang habang buhay, umupo na lang sa rocking chair na to. Kung may problema ka, huwag mong pasanin. Isalin mo sa iba. Better still, ipasolve mo kay Bernardo Carpio. Sino na naman yung Bernardo Carpio na yan, ha? Sino pa? Eh di yung poging malasam sa nandating. Yung nagpatumba ng kalabaw kanina nung muntikang napatay. Ano ka mo? Ano ka mo? Ano yung sinabi mo? Ulitin mo? Pogi! Alam mo, kung malabo na yung mga mata mo, magpatingin ka na sa optometrist. Oh, ayan, ayan. Umanda na naman ang pakasuplado mo. Bilib na bilib ka talaga sa unggoy na yan, ano? Ha? Ha? Eh, obvious naman sa kinikilos ko, di ba? Pues, ikaw ang magpaka-unggoy na yon. Pa. Oh, iha. Ano ba nangyayari sa inyong dalawang magkapatid? Hindi na kayo nagkatagpo. Ang papa naman, hindi ka na nasanay sa kapatid kong yon. Alam mo naman pag-araw siya, gabi ako. Pag-gabi naman ako, araw siya. E paano pa kami magkakatagpo nun? Ano eh, Bing? Pagkikiramay po ako. Meron po akong konting halaga rito. Makakatulong po ito. Sige po. Ang gusto ko ay ayusin yung mabuti ang... Ikaw, Maxie. Ang tingin ko sa'yo ay parang binabaliwala mo. Baka nakakalimutan mo, milyones ang pinapasok niyan sa ating kaban sa bawat araw. Don Ricardo, alam ko ho yun. At alam ho namin lahat yun. Pero mainit ho ang panahon ngayon. Paano na yung mga kaban na pumapasok sa atin? Paano kung na-target kami? Paano kung nabutas yung mga sako? Sino makikinabang dyan? Ang mga buhayang nagkalat sa gobyerno. Kapag nangyari yun, sir, kayo rin ang mawawalan. Tandaan nyo, gusto kong manatiling number one financier ng mga pasok. Hindi lamang dito sa Luzon, kundi pati buong Visayas at Mindanao. Huwag kang mag-alala, Don Ricardo. Hindi ka lang magiging number one. You'll always be the only one. Alam mo, Elcid, napag-isip-isip ko, kung habang buhay tayo dito sa asyenda, walang mangyayari sa atin. Walang asenso. Ano binabalak mo? Mabuti pa, yung perang ibinigay sa atin ni Don Ricardo, gamitin natin para makapagsimula. Eh, saan tayo pupunta? Sa Maynila! Di ba sabi nila, ang Maynila raw, ang syudad ng bagong pag-asa? Pag-asa? Magtatrabaho tayo sa pag-asa? Hindi. Iba naman yung sinasabi mo, yung weather bureau yun eh. Ang ibig ko sabihin ng pag-asa, hope. Ah, sige rin liwan tayo magtatrabaho. Elcid naman eh. Konting English lang, hindi yung pumadali. Baka may makarinig sa'yo. Alam mo namang grade 2 lang inabot ko eh. Kopyahan pa yun. O nga pala, no? Kailan tayo luluwas? Sa lalong madaling panahon. Paalam, kahirapan! Halika na, mauuli pa tayo sa piyahin ng train eh. Bye-bye!
arestado kayong dalawa. Eh, bakit ho? Ano bakit? Hindi niyo ba alam na bawal tumawid dyan? Ang tawag doon, jaywalking. Jaywalkman? Abay, wala ho kaming kilalang Amerikanong jaywalkman ang pangalan. May kilala ka ba jaywalkman? Ho! Jaywalking. Ang ibig sabihin, tumawid kayo sa hindi dapat tawiran. Mamang pulis, pasensya na ho kayo. Wala ho kaming kaalam-alam dito sa Maynila eh. Bago pa lang ho kami. Tara! Boss! Tara sa presinto! Sir! Mamang pulis, pag-usapan na lang ho natin to. Ano ba? Bueno, pwede naman natin pag-usapan yan ah. Pera? Ay, hindi pa pwede yan. Wala sa listahan ng mga gastos natin sa Manila yan. Mas gusto ko pa makulong kaysa magbayad dyan. Ah, ganon. O bueno, sa presinto talaga bagsak nyo. Tena! Opo, sandali ho lang. Sandali ho lang. mga pamangkiko ho sila eh. Kadadating lang ho nila rito galing ho sa probinsya. O ngayon? Patawarin nyo na ho sila. Hindi na ho maulit yun. Siya. Sige na nga. Pero babantayan mo ang dalawang niya at baka sa susunod eh masagasaan naman ngayon. Ah, oo, babantay ko. Sagot mo yan. Sigurado. Ha? Sige, lakad. Tara. Maraming salamat nga ho pala sa pagtulong niyo sa amin. Ako nga ho pala si Tembong, siya ho si Elcid. Ano pangalan nila? Ako si Nonong. Alam niyo nung makita ko kayo, naalala ko nung bagong salta ko rin sa lungsod eh. Ganyan-ganyan din ang pangyayari. Teka, saan ba kayo tutuloy ng lagay na yan? Sa Manila Hotel. Hey, may bahay na tayo? Mahal doon ah. Mahal daw doon ah. Nagbibiro lang ho ako. Wala nga ho kaming bahay rito eh. Ah, wala ba? Teka, pansamantala, sumama muna kayo sa akin. Ano? Ano? Mabuti, ako nakakit sa inyo. Alam nyo ba dito, marami nagkalat na masamang elemento. Delikado ang katulad yung walang pirmi ang inuuwian dito. Walang problema dyan sa barong-barong ko. Kaya lang, pasensya na kayo. Medyo konting tiis. Mabuti na yun kaysa wala naman kayo masisilong ang bubog pagdating ng gabi. Marami akong mga alagang bata. Ay, huwag kayo mag-alala dahil sila naman ay magagalang, mababait, at mga tahimik na bata. Ah! Nonong, tama kayo. Sila na yung mabait, magalang, at tahimik. Pangit mo! Ang laki ng butas ng ilong mo! Walis ka dyan, baka masingot ka! Anong pangalan mo? Tembong! Bata, mga bata, huwag niyong binibiro yan. Yan, marami ng bata ang kinain yan. Ang gustong-gustong kinakain yan, yung mga batang tanong ng tanong. Ah, ganun! Dapat pala, makulong. Yan! Makulong si Tembong! Ikulong si Tembong! Ikulong! 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 Ay, si Kuya B-Boy. Sa'kin galing? Eh, namulot po ng basura. Kasi nga pala ha, itong bago natin makakasama, si Kuya Elcid nyo at si Kuya Tembong nyo. Sila makakatulong natin sa paghahanap ng pagkain. Ayos! Yay! Magandang hapon po. Oh, o kaya itong malayo nilakad mo, Nora? Hindi naman po. Ah, mga bata, may dala akong pagkain, oh. Yay! Tenge! Ako rin! Hati-hati tayo! Asya nga pala, oh. Ito nga pala si Elcid. Si Elcid at saka si Tembong. Kumusta kayo? Okay. Tata Nonong, di na po ako magtatagal, ha? Mauna na po ako. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Sige. Ang dami nila nakakayang tumira rito. Magnonong, pwede mo magtanong sa lang? Ano yun? Balak niyo magtayo ng bahay ampunan? Eh, yung ba mga bata? Wala. Alam niyo yung mga batang yan eh, nakita ko noong araw sa lansangan nakakalat-kalat. Kagaya niyo rin. Eh, wala naman akong kasama rin sa bahay, kaya inampong ko na. Eh, yung isang korting coke? Si Nora. Inaanak ko yun. May anak kayo doon? Ganda nun, ha? Hindi, inaanak ko. Inaanak nyo? Kumpare ko tatay nun, eh. Eh, ngayon, tatay niya, nanay niya, patay na, ulilan lubos na. Ako na lang ang tumitingin sa kanya. Mang Nonong,
tutulungan po namin kayo. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para po mapakain namin ng maganda yung mga bata. At makapag-aral din po sila. Salamat. Eh, talagang nahihirapan na rin ako eh. Mang Nonong, pero bago namin simulan ang pagtulong, pwede makahiram na 100? Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang. Nakala ko, Tutoy, ininervous ako. Oo, nagkulay talong nga kayo eh.